Guys, panoorin niyo to ah. Nagluto kasi ako ng pansit. Grabe, sobrang sarap. What's up sa inyo dyan, guys? Bali, ang gagamitin nating pansahog ay yung mga sobrang gulay sa nakaraang ulam. Kakailanganin din natin ng bawang. Kung bakit nandyan, abay hindi ko alam. Gagamit din tayo ng sariwang bitswelas na matatagpuan lang sa page 33. At ang pinakamasarap na sahog, kikiam, repolyo, carrots, bell pepper, sibuyas, bawang, bitswelas at kikiam. At ito yung pansit na gagamitin natin. Oh, good life. Baka naman. Yung sauce naman, ganito lang gagawin. Kalahating cup ng tubig, isang kutsarang toyo, isang kutsarang soster oy, konting liquid seasoning, garlic powder, konting paminta, tapos haluin lang natin. Magpapakulo naman tayo ng tubig. Pag kumulo na, lagay na natin yung pansit. Kalahati lang yan ang pakete ah. Bali, 124 grams lang yan. Yung 1 gram, nalaglag eh. Pag naluto na, iset aside lang muna natin. Tapos sa kawali, magigisa naman tayo. Konting mantika. Tapos dito, marami pa rin nalilito kung ano ba talagang uunahin. Guys, lagi niyong tatandaan, unahin lagi ang sarili. Sinunod ko na dyan yung bell pepper. Mas masarap kasi yun pag natutusta. Tapos yung kikiam. Nung naluto na yung kikiam, nilagay ko na yung repolyo. Tapos yung carrots. Then yung fresh na bitswelas from page 33. Halu-haluin lang natin para walang masunog. Tapos kakailanganin mo ng bata para may tagasalin ka ng sauce. Pagkasali ng sauce, ilagay na natin yung pansit. Tapos haluin lang ulit hanggang sa magpantay yung kulay. Maglalagay din tayo dyan ng konting sesame oil. Haluin lang natin ulit. Tapos pwedeng-pwede na yung banatan. Abay, itsura pa lang. Ang sarap na. Hala, sige. Panat! Approved! Gasan mo na po.